ay magpapatuloy. Ito po yung isa sa permanent family planning methods for limiting. No scalpel vasectomy. Ito naman po ay para sa mga lalaki. Isang permanenteng paraan para sa lalaki sa pamamagitan ng simple at mabilis na operasyon na ginagawa ng nagsanay na doktor. Habang gising ang pasyente at pinamamanhid gamit ang anesthesia, isang maliit na hiwa ang ginagawa sa bayag para putulin at taliin ang kanyang anurang punlay. Habang nagtatalik, wala ng punlay ang makakasama sa similya sa makakabuntis sa babae. Paraan, no scalpel vasectomy. Gaano kabisa? 99.8% to 99.9%. Mabisa. Sino ang maaaring gumamit para sa mga lalaking kontento na sa bilang ng anak at ayaw ng makabuntis? Mga kabutihan, permanente, ligtas, at epektibong paraan. Walang epekto sa kakayahan at kasiyahan sa pagtatalik. Walang epekto sa kakayahang gampanan ang mga regular na gawain. Mga limitasyon at dapat tandaan. Kakailanganin gumamit ng kondom o umiwas muna sa pakikipagtalik sa unang 3 buwan pagkatapos ng operasyon. Hindi proteksyon sa mga STI at HIV. Posibleng side effects. Matapos ang operasyon, makakaranas ng bahagyang kirot. No scalpel vasectomy. Ito po ay permanente na method. Na kapag ginawa ito, hindi na pwedeng isole. Kaya kapag desidido na kayo na yung bilang ng anak ninyo ay tama na, pag-usapan ninyong mag-asawa. Kapag pumayag na siya, edi kung gusto niyang siya, yung asawa niyo, yung lalaki, edi siya nang magpapabasectomy. Wala naman pong side effects ito kapag nagpabasectomy ang lalaki. Wala rin mawawala na karangalan ang lalaki kahit magpabasectomy siya. Kasi kaya niya gagawin ito dahil mahal niya ang kanyang asawa, siya na lang ang magpabasectomy. Yun lang po, doon po nagtatapos. Ito na po yung pinaka-last na method natin sa family planning.